What is up, guys, and welcome back to the channel. Guys, we are here with an interview with the Juans. They interview SB19. Y'all told me to check this out. This is The Struggle in the Hustle, episode 5, you know, the Juans. I wanted to check out episode 5 and 6. Gonna check both of them out. They're a little longer, so I wanted to check these out before I got into like the other behind the scenes stuff, because they're not too long. Those videos are not too long, but it's always good to hear, you know, just from their perspective, what it took, what's inspiring to them to do what they do. And interviews are always good, you know, because you get to hear a little bit more. You get to hear a little bit more about them. So definitely can't wait to check this out. Y'all hit that subscribe button. Send out more recommendations. Hey, let's get to it. Feeling ko dati, malas ba talaga ako ganun? During trainee days kasi, yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. Kasi schedule, pag may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun-ganun ako. Kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala kang mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung routine ko na sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamalukot. Parang ganun. You're also watching us on YouTube. Wow! That is so amazing, right? At syempre, ang motto natin sa KwentoJuan is substance over status. But again, you have to bloom. I like that, the ones. I have to be able to appreciate other people's beauty without doubting my own. We have unique lives and stories to tell. Yung mga blessings is also a responsibility. Quentin. What's up, everyone, Quentin. And welcome to another episode of KwentoJuan. I wonder what that means. Yeah! Nakakabutas ng pader. Ang taas! KwentoJuan. Kasi tigabula ka! Ayun, kamusta okay. Naman kayo, boys? Na-miss ko kayo. Sabrang na-miss ko. Welcome sa press con natin. Bakit ba natin sobrang saya? Tama ba yung tanong ko? Bakit ba sobrang saya natin? Kasi sobrang excited natin sa magiging guest. No? Ayan. Kasi na-miss din natin sila. Oo, sobra. Mm. And I'm sure masusok sila na, oh my goodness, talaga nag-guest sila dun sa KwentoJuan. I'm sure na. Gaganon yung mga fans ganun nila. Ganun talaga yung tanong? Oh my goodness. Oh, wow. Hindi, iba yung fans nila international. Yeah. Oh my God. Ganun. Oh my God. International. Oh, at saka, alam mo, sobrang saya natin. Mm. Bakit? Kasi, ayun, nandito pa din tayo sa Bulacan. Quarantine pa din. Masaya naman dahil nasa sayo naman kung paano ka magiging masaya. Masaya. Pa. True. Dun sa lugar. Kung saan ka magiging masaya. Okay, wag na natin patagalin pa. Oh, I'm sure yung mga makakakita ng show na to, mapapa, what? What? Oh! Nice segue, okay. So, wag na natin patagalin pa, pero ang tagal na actually. Pero ang tagal na natin. Ito na po ang best voice. I like this little setup. Are the one, they're music artists too, right? I see they got the pocket. Are they music artists as well? I need to see. I think that's dope that they do multiple things, you know. Pero ang tagal na actually. If they are. Ito na po ang best voice ng Pilipinas. SB19. Yay! What's up? Yon, kasama natin si hey, got him on Josh, the Josh, Pablo, Justin, and Stel. Welcome to Ayan. Hi guys. Na-miss namin kayo ng legit. Kamusta naman kayo? Nagtatantiyahan kung sino mo. Actually, parang sad pero na-overcome naman kasi nga quarantine ulit tayo, balik na naman sa dati. So, ayun, malungkot pero at least may mga ways kami to overcome this. Ako naman, medyo para sa akin yung quarantine nakakalungkot pero at the same time, parang naging time ko talaga para ayusin yung mga gamit ko kasi naglilipat ako ngayon. So, since wala kaming mga schedule, wala kaming masyadong ginagawa, bukod sa paggawa ng mga kanta pa na i-release namin, nakapaglipat ako ng mga gamit ko, wala akong katulong, iniisa-isa ko yung mga gamit. It worked for my favor naman yung quarantine, kahit paano. Nice. Productive naman. I know quarantine, like when you have to quarantine, of course, it's not, you know, it's not a good thing to have to quarantine and stuff like that, because you want to be out, you know, you want to be safe and stuff. But quarantine have to do a lot of stuff that we need to get done inside the house too, though. I feel that, Pablo. Akala,
Oo, bakit? Kasi lang mag-agree. Kala ko may sabihin eh. Ikaw, Josh, kamusta naman ang iyong quarantine? Sa akin kasi ano eh, parang feeling ko naman na ngayon, sanay naman din talaga ako kung nasa bahay man or nasa labas lagi. So, ngayon, since nasa bahay, nag-aaral talaga ako ng magagawa na maging productive sa sarili ko. Ayun, inayos ko yung mga gamit ko, nag-ano ako. Tapos, parang nag-try ako ngayon matuto na kung ano-ano mga bagay, ganun. Tapos, tinay kong mag-explore pa kung anong pwede kong, you know, use skill ko or maano, ma-explore pa na ibang bagay na pwede kong matutunan. Nakita nga namin nice, na nag-vlog ka na yung ngayon eh. Pinapanood namin yun. Vloggerist. I think y'all tell me about that. Ayan. X-Files yun. Sabi niya doon, gusto niya daw makita ng mga tao yung tunay na Josh, yung behind the ano. I'm gonna have to check that out, kasi Josh. Kasi ito yung peking Josh. Ganun? Nasa isip ko. Yun nasa isip mo? O, diba? Gusto naman diba? Si Ken. Oh, si Ken. Ken. Ihuli natin si Stel. Ihuli natin. Ako? Oh, yeah. Okay naman ako. Ano naman ako? Ayun, he looked like he in a studio. Ako kasi parang pag umabot ng mga 2 a.m. or 3 a.m., sobrang nanonood ako ng mga tao dito. Alam mo yung sa forest na nagluluto ng mga Hey, I watch those videos all the time. I'd be like, what are they making there? Like, about an hour later, I didn't watch like 3 of those videos. That's crazy. And it's only 3 because they're like, they're, some of them can be long, but they're interesting videos. I feel that, Ken. Alam mo yung forest na nagluluto ng mga kung ano-ano. Primitive something. Primitive life. Yung gumagawa ng swimming pool sa gitna ng gubat. Oh, yeah, that's my favorite thing. Tinatry ko talaga magluto. Kasi sobrang naiingit ako na ang galing nila magluto. Para ang sarap ako rin. Lalo rin. Tapos air fryer lang yung gamit. Hey, I got an air fryer too. At first I wasn't using it that much, but my wife started convincing me to use it a lot, and I'll be like, okay, this is a little quicker. It is a little quicker, and it cook it good. It makes some food crispy. Tapos air fryer lang yung gamit. Kawali. So, sa umiinom para at least ano kasi ano lang ako eh prito-prito lang alam ko talaga na ano. Naluto. Iba't ibang klaseng luto ng egg. Oo. Take note guys, sinigang na egg. Hindi po sopas 'yon, sinigang po 'yon. Sinigang 'yon. Sinigang. Sinigang 'yon. Pero nakikita ko sa background ni Ken, parang bukod sa nilulutong pagkain, mukhang nagluluto din siya ng mga bagong kanta. Oh, music. Very producer yung ano yung background. Ano, nag-practice para naman. Nag-practice lang ako. Nag-practice. Nice. Practice nice. Ng arrangements. At syempre, last but not the least, Stel, happy birthday. Oh, happy birthday, Stel. Bakit happy birthday, Kuya Carl? Red na red. Pulang-pula? Kasi pulang-pula. Red ka daw. Hindi, tsaka... Hindi, baka lang na-miss out ko i-greet ka, ganun. So, in advance, sorry. Wala pa. Sa ano pa? Matagal. Sa June pa. Oh, malapit na, huy. Malapit na yung June. Kasi ang June na yun eh. Oh, ang June. Oh, mukhang... Celebrate mo, ang June na. Ayun nga eh. Malapit na nga eh, mukhang magsiselebrate ulit ako ng birthday sa bahay. naman. Puntahan ka namin dyan. Oo nga. Pwede naman sa bahay niya, basta kasama kami. Hey, they can have a Zoom birthday party. Hindi naman halatang na-miss natin sila, no? Oo. Wait lang, hindi pa nga nakikwento ni Stella. Oo nga. Sorry. Na-excite kami sa birthday kasi. Oh, so Stella, kamusta ka naman? Ayun, kagaya ng lahat, okay naman. Marami rin ginagawa, tinatry, pinagkakaabalahan. Tulad nila, nag-explore din ng iba't ibang bagay, nanonood ng mga... random videos na pwede matutunan sa internet. Okay naman. Masaya naman. That's good. Well, gusto ko ipauna na sa lahat. Gusto namin magpasalamat sa inyo kasi pinaunlakan nyo yung invitation namin. Yes. Alam namin na super dami nyo ginagawa and this is supposedly your rest
pero inistorbo namin kayo. So thank you very much. At ramdam na ramdam namin yung pagmamahal niya sa amin. Yes. Dahil pinagbigyan niyo kami. Ano ba naman yun? Kayo pa ba? Si Janga pumupunta pang Bulacan eh. So susunod ko tanong, si Jun, nagtatampo ka pa ba kay Justin? Nakaayos na hindi ba kayo? Hindi naman. Actually, natutuwa ako kasi nagkakaroon siya ng mga bagong kaibigan, bagong ano maraming kaalaman siyang natutunan sa inyo. Sana. I say hopefully. Kaalaman or kalokohan. Kung ano pa man yan. Pero yun, nandun pa rin yung dito offer ko kay Justin na mag road trip kami kasama ang buong grupo. Alam niyo may proposal ako. Punta kayo dito sa Bulacan. Merong lugar dito, DRT, mga falls, mga bundok, mga hills, ganyan. Para ka nagpunta ng Bohol, na Palawan, na Boracay. Ay wala pala beach. Basta ganun, Manage. Pero may falls, may mga batis. Pero tas malapit na sa Manila. So tara, let's go. Kasi napuntahan na namin and we Dagi, di ba? Bili ko pagkasama kayo mapayag si Ja, pero pag kami lang. Bar! Dahingin natin yung panig ni Ja. Baka gusto niyo mag-explain. Can you explain your side, bro? Kasi, para kailangan, hindi. Para ma-miss ko kayo, kailangan kong mapatunayan. Mi-miss ko kaya sila pag umalis ako, ganun. Hindi. They all do sound like they're pretty close friends, all of them. Okay, so gusto ko din pala kayo i-congratulate sa inyong latest single na What? Grabe. LSS kami. May certain tone yun eh, di ba? What? 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 And from the music production to the music video, talaga naman. Grabe. International levels. You raised the bar for OPM. Mm-hmm. Not just Most for definitely. Groups, pero for OPM in general. I think I will not be shy to say that's probably the best music video I've ever seen na Filipino made so far in my entire human being life. Yeah. We tell it to everybody that we meet. I think that was a dope video. It was like, man, for that being, that was the first music video I ever seen of SB19, and that was a great start, because the first song I listened to was My Pa, and you know, I love that song, you know, because it was very touching, even though at first I didn't know it, then I started kind of getting the meaning of it within once I listened to it longer, but then when I seen what, then I know this is like way before, but Bazinga was my favorite as well. Bazinga Human was good. Human being, life. Yeah. We tell it to everybody that we meet na sobrang nakaka-proud yung ginawa nyo. Now, ang question ko lang is, syempre, you guys worked so hard for this, pero yun bang reaction ng mga tao towards it? Because I saw a lot of celebrities tweeting about it. Yes, saw a lot of people raving about it. Is it something that you hoped for or is expected knowing na, okay, ginalingan namin, so sana okay to. Good question, pero, good question. Yung reaction ba na natanggap nyo, is it something that overwhelmed you or how did you feel with all the reactions? Super, of course, hindi namin ne-expect, pero siguro parang gusto namin mangyari. We're hoping na sana maganda yung maging reaction ng tao, sana marami kaming ma-inspire, maraming maka-appreciate, and yung level na sobrang dami, yung mabilis na pag-angat ng views, sobrang overwhelming siya for us kasi nga, pinaghirapan namin yun eh, and we really want it to be successful, and we're happy na ayun, kahit papano na naging successful kami dun sa mga gusto naming mangyari para sa music video. So kahit na sobrang hirap ng ginawa namin, sobrang effort binigay, sobrang time, madaming problema, parang parang nabawi yun na, ito, at least may nangyari, maraming natuwa, maraming naka-appreciate. Natutuwa nga rin kami kasi nakita rin siya ng ibang artist na, alam niyo, na-appreciate din nila kahit parang nililook up namin sila, and especially yung mga fans, sabang natuwa sila. So, ayun, very happy. Wow. Which was good because I thought, especially after watching the making film, I seen like, just how everything put together with the process it took to make just that one video. And I think what was like 5 minutes long, I believe, 4 or 5 minutes long, the music video. But if you've seen it, it was like a mini movie. Like they would shoot like an episode of the show or something. But
I'm glad it did what it did. Like, I don't know if y'all seen, I seen another video that I reacted to, and it said in 2 hours, 1.1 million views. Like, that's major. I know they felt, I mean, he said it all. He said it all. Just how overwhelmed they felt, what they hoped for came to fruition. So that's always good, man, knowing that just when you was about to give up, you gave it one more shot, and it made it happen. Pablo, ikaw, kasi I think nung mga, may mga standby moments tayo sa TM na pine-playback ni Pablo yung kanta. Tapos, alam, na naalala ko na nasa holding air tayo, tapos tinugtog or kinanta niya yung snippet nung what. So from the time that you wrote the song, to the time that it was released, gaano yung level ng fulfillment mo na ganun yung kinalabasan nung baby mo? Kasi ikaw ang sumulat nun. For me, katulad din siguro ng meaning ng kanta, sinasabi kasi dun na you need to be proud of yourself, you need to be proud of what you do for you to be able, or you need to love yourself for you to be able to project the whole potential of yourself. Parang ganun yung sinasabi ng kanta. And ako, every time na gumagawa ako, syempre, nanghihingi ako ng mga opinion galing from my from the members. And yun, parang kinoconsider ko lahat yung mga sinasabi nila. And parang para marinig or para makadinig ng mga puri sa mga tao na tinitingala namin, sa mga tao na sumusuporta sa amin, or talagang sinasabi nila at kinikwento nila na grabe, nakaka-inspire yung message nung what. Sobrang fulfilled na talaga kami doon. Kami, hindi lang ako personally, kami talagang lahat, sobrang fulfilled kami doon. Kasi talagang pinaghirapan talaga namin yun. Hindi namin, hindi kami nag-stop hanggat hindi kami nasa-satisfied doon sa ilalabas namin. Yeah. And talagang binuhos namin doon. So, sobrang thankful kami sa really lahat did. Ng really natuwa did. At sumuporta din sa kanta na yun. Grabe. Yeah. Thank you sa inyo lahat. So, that's why I like the meaning of that song, just being proud of yourself. Because I always say, like, you gotta, like, if you practice first on loving yourself, like the song said, like he said, being proud of yourself, it makes it so much easier to love other people and be proud of other people, you know, and not, and be more selfless, you know. Like, once you learn to do those things for yourself, you're gonna be able to do those things for other people. So most people struggle with love and being proud of themselves, and they struggle giving that to people because they can't give it to themselves first. So you got to practice giving before you can receive, you know, because as we can see, these guys, they were proud of themselves, they put in the work and stuff, and it was received well, you know. I love the video. I know y'all did too. Love the video that they came, their music in general. So it's paying off because they first believing in themselves to do it, and now they're receiving that good criticism from the fans. We were talking about the pretty major the meaning of the song. Pero curious ako, ano yung naging inspiration niyo? What drove you? What pushed you to actually come up with the song that's directly inspirational? Kasi yung grupo namin, meron talaga kaming ultimate goal. And that is for the Filipino talent to be known all over the world. Mm-hmm. And yun, katulad nga sa nang sinasabi ko, interconnected kasi yun, katulad ng sinasabi ko sa previous interviews namin, na like, iba't ibang countries, nag-focus yan sa different things, kaya sila kilala sa isang bagay. Yeah. So, I think sa sobrang talented ng mga Pinoy, sobrang dami talented na Pinoy talaga na, sa tingin ko, pag nag-focus tayo dito sa craft natin na to, at talaga namang binigay natin, binuwas natin sa lahat, na yung energy resources natin doon, feeling ko, we can reach new heights talaga eh. Yeah, feeling ko, makikilala talaga definitely. Tayo sa buong mundo. Bukod sa talent, iba yung puso ng Pinoy. Iba yung puso ng Pinoy. Kasi, alam mo, ang daming, sa totoo lang, ang hirap dito sa Pilipinas, ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Pero, no matter what happens, yung mga Pinoy, nakangiti pa rin yan. Makikita mo yung drive nila. Makikita mo yung passion nila na mabuhay to survive. And kami, gusto namin na i-share sa mga tao yung mga experiences namin sa buhay. Kasi, we feel like, kailangan nila yun. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Maraming pinanghihinaan ng loob. Maraming most definitely sa buhay. Parang kanta namin, parang we're here to remind them that they don't need to be afraid. We're all in this together, and we can
get through this in time, talaga darating yan sa atin. Kailangan lang natin maniwala at darating yung mga blessings. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I feel like what came at the perfect time, you know? I feel like just being on lockdown and with this whole COVID situation, I think it really had people like thinking and being more creative and different things like that as well. Like it had its good and it had its bad, but you know, I feel like some people used it to their advantage for a good cause. Darating ang mga biyaya. Parang ano yun, no? Hindi ako nagtataka kung bakit naging parang intertwined yung grupo natin. Because we're kind of beating the same heartbeat. It's the same heartbeat to inspire the nation to dream again, to inspire kids na mangarap muli at magpunyagi sa mga ginagawa. Ang lalim ng punyagi. Diba? Nasa Bulacan ka kasi. Dito ako excited pagkwentuhan kasi marami siguro sa mga nakakilala sa inyo, nakilala kayo na famous na kayo, like you're on top. Ako especially nung na-encounter ko kayo, you're already... You went up. So, kasi, gala, go up. So, up. Nasa up. Galing ah. Galing na mga banner. Nung nakilala ko kayo, nandun na kayo sa up. Pero, hindi alam ng lahat yung prosesong pinagdaanan nyo. And that's something that I'd like to talk about. Ano ba yung mga backstory nyo? What made you decide to be part of SB19? Ano yung na-experience nyo bago kayo naka-go up? Ganun. So, let's start with Ken. Ayan, si Ken. Parang Ken. Nag-stop kasi ako ng ano, nag-stop ako ng study that time. Napag-stop ako ng study. Nagpaalam ako sa parents ko na sabi ko, magpapahinga muna ako. Ganun. Tapos next year na lang ako balik ng ano, aral. And dumating itong opportunity na minessage nga ako ni Josh na gusto mo ba, ano, i-recommend kita na ano, mag-audition sa ano namin. Tapos ako naman, curious ako, ano ba itong sinasabi ni Josh na parang may group nga daw, gano'n. Tapos ayun, natanggap ako sa, ano, sa, parang naging, ano yun eh, parang naging virtual audition ko. Nag-send ako ng video sa kanila. Sinat ulit ako, sabi nila. Parang nice. Okay lang ba sa'yo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga, no, kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera, so... Doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, "Lola, baka hindi na ako mag-ano, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna." Sabi niya, "Bakit?" Sabi ko, "Kasi nag-audition ako tapos natanggap ako sa isang company." Sabi niya, "Seryoso ba yan? Baka scam daw, ganun, scam." Sabi ko, "Scam, edi, uwi ako ulit." Sabi ko, "Ganun." I sorry to stop at that, but that's something you always gotta worry about. You gotta make sure things are not a scam. You don't know. That's the worst thing you ever get scammed. Sabi ko, uwi ako ulit. Tapos, sabi niya, sure, dyan, sabi niya, wala daw kaming, wala kaming pera. Sabi niya, ganun. Sabi ko, utang ka muna kay Lantita. Sabi ko, utang ka muna. Yung lola ko lang talaga yung ano, kasi hindi ko pinaalam sa lahat kasi siyempre sigurado hindi papayag, di ba? Pero nung time na yon, yung umano ng plane ticket ko, si Josh talaga yung umano ng plane ticket. Nice job. Yung dala kong pocket money ko, 1.5. Oh, wow. Yung dala kong pocket money. So, ako, no, personally na may problema pa ako kung paano. Tapos, nakarating ako dito, sabi ko, paano ba bumiyahe papuntang ano, nung studio na yon. So, nag-taxi ako, tapos yung nabayad ko ata, magkano ba yung 600? 100 na lang. So, grabe yung ano, grabe yung pinagdaanan ko. Tapos, buti na lang, may tita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira, so sa kanila muna ako nakikitula. Pero nakakahiya. Sobrang nakakahiya kasi parang inisip ko, dapat di ako maging pabigat sa kanila. So, ako gumigising ako ng 5 a.m. Magluluto, maghuhugas ng plato, maglilinis na ako. Para at least pagising nila, may kakainin na sila eh. Para hindi naman sila bad trip, di ba, sa akin. Palayasin ka pa. Tapos, nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakikiwifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasahig talaga ako nakahiga sa tahig. Dang, hindi naman ako sanay talaga na matulog sa
home na higaan kasi lumaki akong bukid, taga-bukid talaga ako. So, ano ako sa banig? Alam niyo yung banig? Simple na pamumuhay lang. Halos kasi yung family namin, marunong talaga tumugtog ng instrument, ganun. So, nakuha ko talaga sa kanila. So, ayun, isip ko, why not, diba, sumugal ako na audition nga, ganito. Kahit sabi ng lola ko, scam daw. Sabi ko, let's try na mag-audition ako. Tingnan natin kung matanggap ako. Tapos, natanggap ako, masaya naman sila sa resulta, ganun. Ito, sobrang daming struggle, sobrang daming hadlang, sobrang daming ayaw. Ayun, naabot ko to. And, sobrang nakatawa kasi, I'm happy na I'm with these guys. I'm this great individuals na kasama ko ngayon, and sobrang laki ng pinagbago ko. Nagbago ba talaga ako? Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung mas kilalanin yung sarili ko, tanggapin yung sarili ko. Because of them. Siguro si Pablo, okay. Siya yung parang nagsasabi sa akin na ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga, kasi di ko talaga, I really hate my voice kasi sobrang lalim kasi, hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So, siya yung nag-ano sa akin na hindi naman kailangan na mataas. Yung kailangan mo dyan skill, tapos yung kung paano mo execute or paano mo kantahin talaga, yung style na sarili mong style. So, sobrang na-inspired ako na gano'n na, yun nga, mas maging proud sa kung meron ka. Grabe yung laban. Nice. Man, that is a big risk, big gamble to just leave school and pack up everything and move, you know, all to sleep on the floor and, you know, do different things and stuff like that. But I'm glad he had the mindset to say, hey, I'm not going to be a freeloader. Even though I can't pay for anything, I'm going to do the necessary things that I need to do so they won't think that I'm just trying to live off them for free. I feel like he already had a good mindset right there, and hey, discipline, and it shows that he was raised right. He was also raised right for him to actually think that way, you know, because everybody not raised the same. Some people would have just stayed there for free and not, do anything. But that's good that he decided to try to help clean, do dishes, whatever he had to do, cook, stuff like that. But that's really inspiring. It is. It really is. Yeah. Mas maging proud sa kung meron ka. Okay. Grabe yung laban ni Ken. Yung sa pag-abot ng pangarap mo, hindi lang siya a matter of sisikat ba kami. Pero siya yung ultimo, saan ako titira, saan ako kukuha ng pangarap. Mm-hmm. Diba? Even yung basic needs. Actually, yung time na yun, hindi ako nagsabi na pupunta ako sa kanila. Bigla lang ako. Surprise. Surprise siya. Sabi niya, uy, ba't nandito ka? Sabi ko, tapos ayun, pinento ko sa kanila. Dang. Kasi pag nagpaalam ako dito, pupunta ako dyan. Pwede mo magandira. No choice na. Dapat surprise. Magandita, nandito na po ako. May kaning lamig po ba tayo? Bibisitahin natin sila. Ganun na lang. Katok na lang. Katok na lang. Tapos ano yung mga pwede natin iinit na ulam? Ako sobrang nahiya ako eh. Kasi pag nakikitulog ako kala Kuya Carl, ako pa yung umuubos ng pagkain. Si Ken siya yung nagluluto, ako yung... Pero ako yung umuubos ng pagkain. Wala, pero nakaka... ito yung kwento ng Juan na sobrang from Bukid sa... Zamboanga ba, Ken? Tama ba? Yes, Zamboanga. From Bukid sa Zamboanga. Yung lugar namin, wala talagang signal yun, pre. Wala signal, wala phone, di uso, wala akong phone doon. Yun, no? So simpleng Juan na nangarap. Tapos nung nagkaroon ng opportunity, hindi madali pero pinursue, pinaglaban. At ngayon, nandito na. And si Ken yung isang example na, kung kaya ni Ken, ikaw pa kaya kung lalo na nandito tiga Metro Manila ka or nandito ka lang sa paligid, tapos nawawalan ka ng pag-asa. Take Ken's life for example. Grabe, sobrang inspiring. Oo. So doon naman tayo kay Joshua. Josh. Yung nag-ano, Josh. Si Josh, yung recruiter. Josh the recruiter. Recruiter, Josh. Yung plane ticket. Well, ako, anong pangbagay yung kwento ko? Kasi marami na naman ako na ikwento. Siyempre, siguro sa akin kasi, itong opportunity na to, yung, parang, alam mo yun, sa performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi, bukod sa hindi ako magaling talaga dito,
parang ang pinangahawakan ko lang yung pangarap ko, ganun. Mm-hmm. Tapos yun nga, naturally para sa akin talaga ano eh, naging pangit talaga yung karanasan ko growing up, at kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. As in talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Parang everyday, maghahanap ka pa rin kung saan ano yung kakainin mo. Nung, during training days kasi ano eh, yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. So, pag walang si Sejun, nung may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun-ganun ako. Ano lang, wala, parang kung wala silang pagkain, eh, hindi kakain, ganun. Kung wala kang mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung ano ko, routine ko na parang sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang gano'n. So, hindi mo, hindi, wala akong choice, kumbaga. That's a good quote. Marami akong responsibilities, marami akong ano, marami akong responsibilities sa buhay, marami akong kailangan talagang, in reality, na gampanan, pero, ayun, itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko, ito pa rin yung pangarap na ito, kahit parang, medyo malabo siyang marating, gano'n. Kasi sobrang labo talaga before, parang, alam mo yon, marami talagang pagdadaanan bago makarating dito. And thankfully, ayun nga, naging part ako ng SB19. Man, that is major. Glad that he was able to overcome all that, man. But that good quote that he just said, you know, the blanket isn't long enough. Sometimes you gotta bend so you can fit. And that makes a lot of sense because we don't think about it, because there's another quote that said, I might bend, but I won't break. Like, in life, it's going to cause you to bend, but as long as you don't break, that's okay. Like, life is going to cause you to bend. Life has its ups and downs, you know what I'm saying? So, it's going to cause you to bend, just don't break. And I feel like he was able to see his victory because he didn't break. He bent a little and had to endure a lot, but eventually, hey, it turned out in his favor. Isa ako sa mga parang kahit papaano naging matatag, tumibay yung loob, ganyan, na maging parte ng grupo na ito. At ayun, feeling ko naman worth it lahat ng ano, paghihirap. Ayun nga, from being born up until siguro until the age of 25, ganyan, dun lang nag-start eh, parang ganun eh. Doon lang ako nag-start na medyo mawala yung feeling ko na malas talaga ako. Kasi doon lang ako nakakita ng liwanag. Doon lang talaga ako nakakita. And maybe yung feeling na malas ba ako is actually the same reason why you kept fighting hard for what you really wanted. Mm-hmm. Josh, tanong lang. When you started performing, to the time na masasabi mo na successful na kami sa ginagawa namin, how many years ang inantay mo bago ka nakatikim ng success? That's a good question, right? Matagal eh. Kasi nakilala ko sila Stel before yung grupo nila sa yon. Talaga sila yung in-idolize ko. Sila yung parang kung gusto kong maging magaling, kailangan sila yung standard ko. So, nung naging kagrupo na nila, tuwan-tuwa ako, tapos tinrain nga nila ako sumayaw, then nananalo na kami ng competitions, doon ko nararamdaman na wow, may ganito pala, may pwede palang ma-achieve kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. Yung feeling mo yung buhay mo wala namang purpose, pero doon sa mga na-achieve namin, syempre yung mga pinaranas sa akin din nung mga competitions, ganyan, yun yung parang naranasan ko na nagkaroon ako ng purpose in life, ganun. Na ito din siguro, parang gusto ko na rin to pa rin to. Gusto kong mag-excel pa sa bagay na to. Pero after alam mo yun, back to reality, normal person ka pa rin. So wala. Hindi ka naman umaman dahil nanalo ka. Hindi ka naman nagkaroon ng career talaga dahil nanalo ka, diba? So gusto ko pa mag-excel sa performing. Tapos ito na, may napasama na nga ako sa grupo na ito. Sa nakilala ko sila, may mga tao din pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo. Ay, that's an important thing right there.
Like, being surrounded with people with the same mindset as you, same dream and same vision, that's important. Very. Okay pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo, na gusto rin. Yung parang same interest din sa, about sa feed na to. Makakampi mo. Si Pablo na parang, alam mo yon, very ano rin siya eh, talaga eh. Focused sa gusto niyang marating din, saka si Stel eh. Si Pablo tsaka si Stel talaga yung parang inaano kinakapitan ko ng mga time nyo kasi wala pa si Justin si Ken parang kinakapitan ko na etong mga to sigurado ako in the future parang magiging successful kami parang ganun dahil pare-pareho kami ng mindset yun na yung ano ko iniisip ko then yung success na parang sinasabi nyo ha, sa totoo lang kahit hanggang ngayon hindi ko pa masasabing success pero slowly nararamdaman ko dahil sa love na natatanggap namin at sa support na natatanggap namin mas nice. Nararamdaman kong gumagaan na yung pakiramdam na nawawala na yung paunti-unti yung hate ko sa mundo yung ganun levels kasi hate ko talaga yung mundo parang ganun parang iniisip ko minsan napaka cruel naman ang mundo talagang unfair para sa mga taong katulad ko ganun pero ngayon dahil pinaparamdam sa amin na mahal kami ng mga fans ng mga tao parang unti-unti nawawala yung hate ko sa lahat parang yun. Wow. That's good, Josh. Very. Dami ko ng notes eh. How about you, Stel? Kamusta? Ano naman ang kwento mo? Bago ka... I think I ever heard still part of his story becoming... Like, gano'n ba kahirap yung mga pinagdaanan mo? Ano na rin to? Itong sasabihin ko, share ko na rin yung story para na rin sa mga kung sino man dyan na nangangarap pero natatakot, nahihiya. Sana maging kahit pa paano maging example or kahit pa paano magkaroon kayo ng lakas ng loob. Nagsimula kasi ito nung high school ako. Doon ko na-realize and doon ko naramdaman sa sarili ko na parang bakit ka nahihiya, bakit ka natatakot, bakit hindi mo subukan. Yun yung mga salitang tumatak talaga sa isip ko. Parang sino ka ba para mahiya? Sino ka ba para matakot? Ano bang ginawa mong masama para itago mo yung sarili mo? Parang ganun. Growing up kasi, kaya ako natakot and kaya ako nahihiya. Kasi, nung bata ako, lagi akong lapitin sa mga aaway, mga nangaape, mga bully, ganun. Pero, hindi ko pinapakita yung side ko nung bata na naaape ako. Kasi, pag tinignan mo ko ngayon, di ba para akong bibo kid, parang ganun. Kasi nung bata pa ako, talagang hindi ko pinapakita na mahina ako pag ginagano nila ako. Basta pag may nangaaway sa akin, hindi ako lumalaban, ganun, hindi ako pumapatol, ganun. Tapos, ayun, habang lumalaki ako, doon ko na-realize na parang, di ko ba't ganun, pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nilang inaabuso. Dumating na ako sa point ng ganun pag-iisip. Pero never naman ako nag-hold ng galit, ng grudge sa mga taong ng apisak. Hey, sometimes you gotta kill people with kindness and overcome things with success. Never naman ako nag-hold ng galit, ng grudge sa mga taong ng apisak noon hanggang ngayon, mga ganun. Tapos, ayun nga, nung high school, hindi naman siguro sa hadlang. Pero kasi yung parents ko, mas gusto nila na mag-focus ako sa studies kesa sa mga extracurricular activities sa school. Okay naman sa kanila, pero yung mga kumbaga, okay sa kanila yung mga inter-school project, inter-school na mga gawain. Pero yung mga, halimbawa, sasali ka ng dance group, tapos lalaban sa labas, mga ganun, hindi na nila gustong gawin ko yun. Kasi mas gusto nila mag-focus ako sa school and kung ano yung makakabuti para sa akin sa school. Pero naisip ko kasi noon, sabi ko, bakit hindi ko itry? Wala naman sigurong masama. Tapos ayun, hanggang sa tinry ko lang magpursige. Pero I feel like, sorry to stop it again, but I feel like that's important, especially when it comes to kids, to just let them see what they're interested in. Because I know for me, like growing up, all I had, like all we had was sports. You know, all the other stuff, it wasn't interesting to us because, like, where I grew up, you know, majority of everybody, we just played sports. And that's what we see in our way out, playing sports, maybe music or something like that, you know, probably doing music as well, like rapping and stuff. But that was the only way we seen our way out. But now that I have children, like, you know, I don't limit them to the things I would limit to because that's all I seen. But I give them the opportunity, like my son, my kids are interested in multiple things. So guess what? I try to support them in those things because you just never know what's going to be, you know, beneficial to them, what they're going to love to do and eventually possibly do it as a career, you know,
Because you never know if you don't ever try. And support goes a long way. You got to, support. Tapos, ayun, definitely hit it. Tinry ko lang magpursige na magpursige. Still. Pero sa sarili ko noon, iniisip ko parang, may mararating ba ako sa ganitong ginagawa ko? Or talaga mag-focus lang ako sa studies ko? Tapos, nagkaroon ako ng mga friends na nagpo-push sa akin na parang, alam mo, Stel, may talent ka naman, bakit hindi mo pasubukan? See, that's wala good, that's good. Kung kaya mo naman, pagsabay yung studies and yung gusto mong gawin, yung extra na gusto mong gawin. Kasi, honestly, sa studies, hindi naman ako yung masasabing super matalino, hindi naman ako masasabi yung super magaling talaga sa class. Pero, siguro, ako yung masasabi kong masipag lang, ganun. And yung grades ko naman, hindi naman ako bumabagsak. Kumbaga, so-so, okay naman ako, parang ganun. Kaya, it's a life, that's how my grades. Feeling ko naman, kaya kong pagsabayan, basta hindi lang ako babagsak. Okay na yung ma-maintain ko, hindi lang ako babagsak. And then, dumating sa point na, okay naman, nakagraduate ako ng high school, nang pinagsasabay ko yon yung pag-aaral and pag-dance. And from there, naka-build din ako ng konting confidence and konting tiwala sa sarili ko na parang, meron naman pala akong kakayanan. Sige, tuloy natin to. So, ayun, nag-college na ako. Nung college, doon ako mas nagkaroon ng maraming circle of friends na mas nagpo-push sa akin. And ayun nga, na-mention ni Josh na doon ko nga nakilala, yung mga kakilala ko nung high school, bumuo kami ng group, which is yung Seon nga. Tapos lumalaban kami internationally, and then sa kasamaang palad, nagkaroon kasi ng time nung college ako, pinagsabay ko yung studies. Oh, a lot, that's a lot. Pagsasayaw, and yung lot. Pagiging working student. Para makatipid din sa ano, sa tuition fee, ayun, kailangan ko mag-working student. So, pinagsabay ko yung tatlong yun. Tapos, feeling ko nung time na yun, kailangan ko mag-strive harder para, alam mo yun, may mapatunayan. Sa panahon kasi nun, kami yung mga maraming iniisip na parang, dapat ako, marami ako mapatunayan sa pamilya ko kasi mas pinili ko to. Tapos, from Las Piñas kami nakatira, yung pinag-enrollan ko, Makati. Sobrang layo. Everyday yun, everyday travel from Las Piñas, Makati, Makati to Las Piñas, uwian yun. So, aral, practice ng sayaw, and then work. Yun yung ginagawa ko every day. Tapos dumating sa point na sobrang pagod na ata, hindi na kinaya ng katawan. Man, his story kind of sound like mine because I remember my college experience because I stayed on campus my freshman semester. Then I had to move home because I couldn't afford it. Then just one day, me and one of my bros, we just walked in one of the little student centers. And woman just stopped us and was like, hey, you guys need some extra money for financial aid? I was like, yeah, because I had to just move out of my dorm before the semester was over because I couldn't afford it and stuff like that. Then boom, they ended up giving me a grant, which that grant I was able to pay for that semester and have some left over to even buy my first car and stuff. And I was commuting. I think I worked like four jobs at a time while being a full-time student. So, dang, I definitely know that struggle. Then eventually when I start, you know, getting into like doing other things, like it can be a lot, but it's good to see the bright side of it and surround yourself with the right people that can encourage you and motivate you to see it as well. Well, that's a lot still. Practice na sayaw and then work. Yun yung ginagawa ko every day. Tapos dumating sa point na sobrang pagod na ata, hindi na kinaya ng katawan ko. Nagulat na lang ako, umuwi ako sa bahay, sobrang nalalambot ako, tapos hindi ako makatayo. Tapos lahat ng kinakain ko, tinusuka ko din, gano'n. Tapos dinala ko ng parents ko sa hospital. Tapos ayun nga, sabi ng doktor, muntik na ako magkatubig sa baga. Sa sobrang dami ng mga ginagawa ko siguro, pagod din. Tapos doon talaga parang nalugmok ako. Kasi wala, lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng naipon ko, doon din napunta sa pagpapagaling ko. And doon ko na-realize na parang, dapat pala hindi mo rin pinapagod yung sarili. Facts, yung ginagawa mo, yung pinag-iipunan mo, mapupunta rin sa wala pag ikaw na yung nawala. Parang ganun. That matuto ka rin na alagaan yung sarili mo, ganun. Wag mong sobrahan yung paggamit sa katawan mo kasi ikaw rin yung mawawalan. Sa suffer. Tapos ayun, nung nagkasakit ako, syempre, hindi ko na pwede ituloy yung studies ko kasi napunta na lahat sa pagpapagaling ko. Yung mga sinesweldo ko dun sa pinagtatrabahohan ko, dun din napunta sa ospital. So napagdesisyon na ng family ko na kunin na lang ako ng tita ko sa Japan. Makatulong ako sa kanya dun and pwede niya pa ako bigyan ng extra money, kumbaga sweldo, sa pagtulong sa kanya. Para yung may ipon ko dun, pwede ko rin ibigay sa family ko, sa parents ko sa Philippines. Parang ganun yung naging setup namin ng family ko. Naging okay naman ako, nagstay ako ng 6 months sa Japan.
And then pagbalik ko ng Pilipinas, ayun, natuloy na nga yung sinasabi ni Josh yung Seon, and then doon ko siya na-meet, doon ko siya naging friend, and then naging kagrupo ko siya. Tapos dito na rin dumating yung pag-try ko na sumali sa audition for SB19. Actually nung una, sorry medyo ang haba ng story ko. Okay lang. Lang. No, that was good. Next week, sa pagpapatuloy ng Kwento Juan. No, that was definitely inspiring. That, and that was just one part of it. But that was definitely inspiring, man. Definitely know the struggle. Because I definitely can relate to these guys. Because I feel like, I think I'm around their age. Because I know Josh mentioned he really didn't see things change for success until like 25. You know, I'm 26. I turned 27 this year, man. I'm getting old. But, you know, I'm around their same age. Definitely can relate to some of their stories, you know, just dreaming and striving for something. Because I don't know, I told you I played basketball and stuff, but unfortunately that came to an end because I tore my Achilles and had to have surgery and stuff like that. And I felt like everything, I said, man, that's it, I don't know what else to do. Then boom, it came to me, you know, came to me to just motivate and inspire people, you know, out of nowhere, out the blue. That just came to me. That's why I came up with the dream leaders that I told y'all about and stuff, man. But, man, their struggle, this was a good title for this episode, The Struggle and the Hustle, because it's a hustle and it's a struggle, man, because they came from nothing and did everything to the best of their ability to get what they got. Then, still, I feel like he made a good point with just not overworking yourself, because most times we really want something bad and we overwork ourselves to the point that it just drains us and now we can't give it our all, you know. I'd rather give 100% every time than just give 50, then 60, you know, and still say I'm making progress, you know. I'd rather give 100% doing less than trying to do more at 50%, if that makes sense. So that's why I definitely appreciate these guys. Got love for these guys and their hard work and dedication. And just things that they're striving for. That's why I feel like this their year, 2022. Major things coming, I believe. But guys, that's all I have for this video. Y'all make sure y'all hit that subscribe button. Send down those recommendations. Hey, that's all I have. Y'all be blessed, be the best, and be you. I'm out.